isang lalaki ang nag-amo at ng hostage ng dalawang bata sa pampasahirong bus. Nagkataon namang nasa NLEX Rin ang bus na sinasakyan ni SPO1 Santiago. Kaya nga, kahit di siya naka-duty ay responde siya doon. Kung may problema ka. Nandun ako sa pinto. Pinakiusapan namin na kung anong problema niya, kung niyang idansa ganun, kung gusto mo, bigyan ka na namin ng pera. May pera po ako noon kasi katatanggap lang ng bonus. Yun ang binibigay ko sa kanya. May dala akong pera dito. Hindi ko kailangan ng pera mo! Ang kailangan ko, driver! Sige, hanap tayo. Kung ayaw mo, papatayin ko to! Huwag! Huwag! Huwag mo gagawin yan! Ang hostage taker, armado ng itaka at pinagbanta ang papatayin ang mga hawak na bata. Kaya nga, mo, si SPO1 Santiago na ang nagpanggap na driver. Ihatid mo ko sa Santo Domingo! Bisan mo! Nui di alam ng hostage taker na pulis na ang nagmamanan ng bus. Batid ni SPO1 Santiago ang matinding panganib na dala ng hostage taker. Kaya naman, nagpatulong na ito sa kanyang asawa. Bigyan mo ako ng load ka ako sa kanya kasi yung sinasakyan kong bus, na-hostage ka ako. Nag-uusap kami Pangasinan para hindi niya maintindihan. Sa puntong iyon, naalarma na ang mga otoridad. Makakaligtas ang baby mo. Samantala, ng mga sandaling iyon, patuloy naman ang pag-aalala ng Eva at Aling Deliza. Pinanalangin ko na walang mangyari na masama sa apo ko. Kasi kung may mangyaring masama, sabi ko, baka ako nang mamatay, sabi ko rin. Once na may mangyari kasi sa kanya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi lang po sa akin ng mga kasama ko, magdasal ka lang. Nui batid ni SPO1 Santiago na habang tumatagal, ay lalo pang nanganganib ang buhay ng mga hostage. Saan ba tayo pupunta? Kaya naman, patuloy siya sa pakikipag-usap sa hostage taker. Basta, buha mo lang sasaktan yung mga bata. Ilisan mo! Nung mga time na yon, sinasabi ko sa kanya kung saan kami pupunta, yun ang tinatanong ko. So ang sabi niya sa akin, dalin mo ako sa Santo Domingo, sabi niya. Eh, ang alam ko lang na Santo Domingo na lugar, eh yung pinaka-popular sa akin, yung Fort Santo Domingo. Umiyak yung mga bata. So, yung isa, naubusan na ng mahihimatay. Nakita ko na delikado na sitwasyon ng mga bata. Sabi ko, hindi na pwede yung pangyayari. Kailangan ko nang gumawa ng aksyon. So, daan-daan kong nailipat yung service firearms ko sa baywang ko. Tapos, pinag-aaralan ko na kung paano ko siya barilin. Paano ko puntiryahin na hindi makakapinsala. So, ang pumipigil lang sa akin, yung instance na papaano kung mag-miss ako. Isa sa mga bata ang pwedeng mamatay. Handa man si SPO1 Santiago sa posibilidad ng isang inkwentro, aminado siya na hindi ito magiging madali. Nasa kwarentahan na yon, 35, 39 years old. Malaki ang pangangatawan, na talagang kita talaga na batak sa trabaho. Kaya malakas siya. Sa puntong iyon, rumisponde na rin ang kawali ng Mabalacat PNP. Kalampas na kami dito sa Mabalacat, sa Maydao. So may mga blocking force na doon na PNP, mga polis Mabalacat natin. Sabi niya sa akin, huwag mong ihinto. Doon na siya naburyong. Nung nakita niya, tinatanong niya sa akin kung ano yun, ano yung nagwawangwang. Bilisan mo po! So nung nandun na kami sa Mabiga, sumilip siguro siya sa bintana. Nakita niya na mga pulis yung nakasunod. Nang mga sandaling iyon, ang buhay naman pala ni SPO1 Santiago ang malalagay sa matinding panganib. Binitawan na niya yung mga bata. Labo-labo na tayo! Nung sinabi niyang ganun, pagkatingin ko dun sa salamin, nakita ko na sasaksakin niya ako. Saan nga ba hahantong ang hostage taking?
Tumutok sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN, Scene of the Crime Operatives. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lamang ang button na ito. Namiss mo ba ang mga palabas ng SOCO nung nakarang Sabado? Pwes, pwede mo itong mapanood dito. Narito ang kwentong krimeng tampok ng inyong ABS-CBN SOCO.